Napanood nyo ba yung video, speaking of mga China, Chinese? Kumalat ito sa mga kwan, sa mga messenger. Ang daming nagpadala sa akin. Yung iba nga nabura eh. Dalawang video yun na magkapareho yata ng araw at venue. Same time nangyari. Meron dong isa na sa isang video, may mga Chinese. Pogo raw yan eh, sabi nila. Ngayon, nagkakagulo. May mga ilang Pilipino na nagsisilbing bodyguard. Hindi natin alam kung ito yung mga miyembro ng Philippine National Police o ng anumang law enforcement agency. Ha? Ito ang dapat na atupagi ni para matigil na yan. Unang-una, para maipatigil mo yan, palayasin mo na rito yung mga yan na nasa Pogo. Kasi salut yan eh. Ang dinadala rito niyan, puro sakit ng ulo. Dito ginagawa ang krimen. Doon sila gumawa ng krimen sa bansa nila. Bakit sila pupunta rito? May mga baril ito mga kaibigan. Doon sa tagpo, sa isang tagpo na nakita natin, sila, may naririnig akong mga Pilipino, sabi, oh hold up lang ha, walang baril dito, wala. Ha, walang, no gun, sabing ganon. Hold up lang. Mino, hold up. Tapos merong incheck, na kwan, sumisenyas ng silence. Ha, yung bibig, parang Victoria Court, gumaganon dun sa mga nagagalit sa kanya. Sa kanyang harapan ng mga incheck. Maya-maya, naglabas ng baril yung isa. Kitang-kita sa video. At yung bigla na lang, binaril yung bumunot ng baril. Pagkatapos, itong isang mataba na sumisenyas ng Victoria Court ng silence ay bumagsak na rin. Sunod-sunod yung putok eh. Nagtakbuhan itong mga Pilipino ang naiwan yung mga incheck. At nung bumagsak na yung isa na isang incheck na mataba, pinagsususuntok duguan, mga kaibigan. Ha? Siguro namatay na yun. Ha? Pinagbububugbog ng walang tigil, mga kaibigan. At biglang naputol ang video. Bakit ito hindi naiimbestigahan ito? Meron akong nabalita kahapon, narinig ko sa news, kesyo nahuli raw sa ganun lugar, Malaysian, Chinese, ganyan. Ewan natin kung ano kaso, hindi ko na matandaan eh. Kagabi, narinig ko sa balita. Ito ho, kalat na kalat ito sa social media at siguradong hindi makaliligtas ito na mapanood ng mga authorities, pero quiet sila. At doon sa isang video na nawala, binura na yon. Kasi siguro, ang nakakuha nun eh, sila-sila rin eh, sa Pogo rin eh. Siyempre, ma-identify mo kung sino kumuha nun, mga nganib din ang buhay nun. Kaya binura na yung isang video. Yung isang video na yon, merong mga tatlo o apat na incheck. Yung dalawa ay may hawak na martilyo at minamartilyo nila yung isang incheck na kababayan nila, duguan. Ha? Matagal minamartilyo, dalawa yung nagmamartilyo sa alulod eh. Mga kaibigan, talagang brutal, karumal-dumal. Ha? Mga kaibigan, at merong mga nababalita na mga natatagpuan patay sa Cavite. Ba't yan, hindi ho naiimbestigahan yan. Ha? Hindi lang natin maipakita, masyadong gory. Ha? Masyadong karumal-dumal ang nasabing krimen, mga kaibigan. At saka sigurado, tinanggal na rin yan. Ha? Yung mga video na yan. At marami na, pero marami na ang nakapanood. Kaper si Lapid, umabanan, Lapid Fire!
Eh, ang mga bansa ngayon, ha, dahil sa napipintong magkaroon ng sumiklab na digmaan sa pagitan ng China at ng Taiwan, ayaw na nilang mag-export muna. May mga bansa na yan. Hindi sila nakakasiguro. Kahit sobra na lang nila yung i-export nila, eh, i-hold muna nila. Pipigilin muna nila ang pag-export dito sa atin. Bakit? Eh kasi hindi mo alam kung kailan sisiklab yung kung matutuloy ang gera. Eh pag nagkagera, ano kakainin nila? Mas kailangan nila yan. Bakit nila uunahin tayo? Kahit babibilin mo yan eh. Unahin ko na muna itong mamamayan ko. Pero tayo, meron bang ipinagmamalasakit na ganyan? Baliktad eh. Tayo ang unang tatamaan ng gera dito kung sakasakaling matuloy yan. Ha? Dito nila gagawin ang digmaan. Kaya pinapasok na yung mga inchik dito. Ha? Para nang sa ganun, nakahanda na. Oh, kasi akala mo sila na may-ari nito eh. Ha? Kanila nang kinamkam itong ating mga teritoryo. Nakapasok na yung mga People's Liberation Army na nagpapanggap sa Pogo. Pati kriminal, pinapasok nila rito. Oh, paano ka kain ng mamamayan mo rito? Eh di kukunin din ang inchik yung pagkain mo. Eh ngayon nga wala pang gera, kinukuha na yung galunggong. Di ba? Mga yaman dagat natin, kinukuha nila. Tapos ibebenta sa atin, isang taon ng expiration, eh bulok na yun eh. Kaya nung minsang nakabili yung inutusan ko, abay, eh siyempre, hindi marunong tumingin ng imported. Kako, pag malaki, wag mong bibilin yung galunggong. Ang bibilin mong galunggong, yung maliliit, yun ang natitira dito eh. Dahil di tayo pinapayagang makapangisda sa sarili nating karagatan, mga kaibigan. Oh, ngayon, nakabili ng imported yung malalaki. Eh, nung kainin namin ang katina sa dila eh. Prosen, isang taon, pinatatagal yung isda. Binebentahan na tayo ng atin, niloloko pa tayo, lalasunin pa tayo. Dahil halos mabubulok na lang yung isda. Kaya lang, hindi pa, dahil nakababad na sa yelo, prosen eh. Mga kaibigan eh. O, pagka yun, lumambot, iwanan mo lang sandali yun nang hindi mo iluluto, bulok na yun. Baka uuuri na yun. Oh, Makati na sa dila eh. Isipin mo yan. Ano mangyayari sa mga Pilipino? Magdudusa kayong lahat. Tayong lahat ang magsasuffer dito. Kawawa ang ating mga pamilya, ang mga anak natin, ang mga bata. Kahit di mo anak yan, ang mga bata, kawawa na. Ha? Isipin mo yung kinukwento ko sa inyong video, may mga baril yung inchik. Nandito sila sa Pilipinas, may baril. Buti pa sila, may baril eh. Yung mga Pilipino, walang baril eh. Oh, hindi ho ba? Para proteksyonan ang sarili nila. Isipin mo, yan ba naimbestigahan nila? Oh. Hindi natin alam saan yan, ha? Pero nababalita sa social media na merong mga natatagpuan bangkay ng inchik sa Cavite. O yun daw video na yun, may nagsasabi yung nagkaroon ng barilan at yung may minamartilyo sa tuhod, sa alulod, mga kaibigan, sa Paranaque daw yan nangyari. Oh, di ba? Yan eh. Yan ang masama. Yan ang epekto ng ginawa ritong visa upon arrival sa ilalim ng gobyerno ni Digong Nyo. Dati Bombay eh. Panahon ni Libanan sa immigration, Bombay at saka ni Mison. Ha? Yan dalawang yan ang nagpapasok ng Bombay dito, katakot-takot. Eh itong inupo ngayon sa immigration, ano yan eh, tao ni Libanan at nung
si mission yan eh. Oh, ano gagawin ngayon yan? Gagawa ba? Yan ba inaasahan ninyo gagawa ng tama, mga kaibigan? O paano mo sasabihin, gagawa kayo ng pagbabago kung ano-anong pinangako? Ha? Ano-anong talumpati ni Ferdinand Marcos Jr., di ba? Oh. Ano ba yung mga Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Naalala ko tuloy yung kasambahay tinawagan ng kanyang amo na nasa ibang bansa. At ang sabi kay Inday ay, Inday, eh dalhin mo yung aso sa simbahan. Ako'y nagpadala ng $500. Pabinyagan mo yung aso. Ah, sige po, ma'am. Eh kinabukasan, dinala ni Inday yung aso sa pare. Oh, sabi ng pare, oh iha, bakit ka nandito? Eh sabi ni Inday, eh kasi po, yung amo ko po sa abroad, eh tumawag at pabinyagan ko raw po itong aso. Pabibinyagan ko po sa inyo. Sabi nung pare, abay, naku iha, hindi mo ba alam na ang binibinyagan lang ay tao? Ah, ganun ho ba? Sabi ni Inday. Eh, papano naman ho yung $500 na pinadala ng amo ko? Ha? Eh, ba't hindi mo niya agad sinabi? Nakatoliko pala yung aso nyo. Eh, natawa na lang si Ate Peli, ha? Bayan ko ay isa ang dahil, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang sangkaibigan nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Ba't anong sarap mabuhay ng buong gana? Sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tulay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigan nagmamahal sa'yo. Lahat kami
ko.